Tiniyak rin nila na mananatiling independent ang Philippine Air Force. Catherine Imson sa Pulsa News 5. Okay. Ayun, anniversary, July pa, pero ginawa na kagabi, kahapon, ay para si Gloria pa, yung kanilang commander-in-chief. Maganda yung dress niya. Oh. Salamat. Ha? Pasasalamat. Pasasalamat sa anong papasalamatan. Eh, ito lang yung Philippine Air Force na walang force. Walang lakas. Air lang. Puro lang. Philippine Air. Ah. Pero, walang aeroplano. Puro hangin, walang lakas. Puro, Jesus Mario Joseph. Air Force, puro helicopter. Gusto ko, tinawag ko pang Air Force yan. Oo. Okay. Paano pag, ano, pag umatak yung mga ano natin? Wala. Neighboring countries. Ay, sorry. Wala na. Peace ka agad. Peace. Takbo tayo sa Amerika. Surrender. As usual. Ganun ang mangyayari. Diba? Sa bagay, kasi wala naman talagang budget kasi nilalaan para sa mga pagbibili aeroplano. Kamamahal kasi ng mga aeroplano ngayon. Oo. So, kaya, aminin mo, Mart, no? Sa lahat ng problema natin, unahin ko ba yung aeroplano? Oo. Diba? Yun nga, kaya dapat nga, ang priority dyan, yung first barrel ng mga congressmen. Yun. Lalo, binabalikan. Unahin nyo kasi bumuli ng aeroplano. Dapat natanggalin na yun eh. 5:43 a.m. Nagpaalam na rin si Vice President Noli De Castro sa mga nakatrabaho niya. Pangako ni Kabayan, hindi dito nagtatapos ang tungkulin niya sa publiko. Ang papalapit sa papalit sa kanyang sibin ay goodbye Makati na rin. Ang farewell ng mga pa-exit official ang ibabalita sa atin ni Andrea Bautista. Sa surprise party na ito, ipinakita ng mga empleyado ng Office of the Vice President ang kanilang pasasalamat sa pag-alis ng pangalawang pangulong si Noli De Castro. Marami sa mga bisita, mga dating katrabaho ni De Castro sa mga ahensyang hinahawakan niya sa gobyerno, tulad ng Pag-ibig, National Housing Authority at Government Service Insurance System o GSIS. Pangako ni Kabayan, patuloy pa rin niyang paglilingkuran ng publiko bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang papalit kay De Castro na si Vice President-elect Jejomar Binay, nagpaalam na rin sa mga empleyado ng Makati City Hall. Sa nasabing okasyon, sinabi ni Binay na hindi pa niya isinara ang kanyang pinto sa anumang alok na magiging bahagi siya ng gabinete ni President-elect Noynoy Aquino. Mahirap lang magsalita ng tapos, ano ha? Kung masaya si De Castro at Binay, emosyonal naman si Justice Secretary Alberto Agra nang magpaalam sa kanyang mga kasamahan. Nagkalamat ang samahan ni Agra at ilang piskal ng DOJ nang iabswelto ng kalihim si ARMM Governor Zaldi Ampatuan sa Maguindanao Massacre. At hanggang kanina, sa kanyang huling flag ceremony bilang acting secretary ng Department of Justice, kaunti pa rin ang mga piskal na dumalo para batiin siya. Katulad ni Agra, naiyak din si incoming DOJ Secretary Leila De Lima sa kanyang pamamaalam sa Commission on Human Rights. I will be forever grateful. Mahal ko po talaga kayong lahat at mabuhay po sa inyo. Pero kahit lilipat na si De Lima sa ibang tanggapan, kumpiyansa siya na marami siyang maitutulong sa gobyerno, lalo na sa pagresolba ng mga bigating kaso tulad ng Maguindanao Massacre. Andrea Bautista, News 5. Swak na swak doon si Chairman De Lima sa Department of Justice. Kaya kayo mga kulukoy at mga lukuloko, umanda na kayo. Mag-ingat-ingat. May tutuluyan daw. May ka-meeting po si Chairman De Lima, incoming Justice Secretary kahapon, na isa sa mga personality dyan sa Maguindanao Massacre. Abay, ka-meeting yan. Siguro nagpa-plano sila pa paano i-diin ang mga ito. Kwentong barberya ba ito? Hindi. Testigo ako. Anong sabi ni, siguro meron siyang payo kay, ano? Kay Agra. Ano? Kasi Agra may payo kay De Lima. Ano? Baka ilaglag ka ni Erwin, ha? Tandaan. Easy boy. Ay, pero balikan natin yung kay Kabayan. No? Anong pinagtataka ko? Nalalo nyo last year, yung mga surveys na number one si Kabayan for president, but he never really went for the position. Oh, parang hindi kaya siya mag... in his deathbed, isipin niya magsisi. Na... Magsisi na... What I think if... he's happy. He's happy. I think siya lang nga yung... Nagpapasalamat on siya. His deathbed, siya lang yung talagang wake up, may peace, and... At, alam mo kasi yun? Number one nga siya. Ang problema, pondo. Kung, mag, kung naglakas siya, matutulad siya kay Gibo. Magagalit ang tao. Wala, hindi naman siya kinuha ng NP dahil tumakbo si Villar. Sa LP naman, si Marrojas. So wala siyang choice. Ang inaantay niya daw ay yung NPC. Pero hindi naman nagpatakbo ng tao ang NPC. So wala siya. Pero iba kasi yung naging takbo ni Kabayan. Nung the last few years, no?
ng panunungkulan ni GMA, hindi masyado naging aggressive si Kabayan. Yeah. Pero nasa taas pa rin siya ng survey. No, yun nga yun eh. Parang kahit na hindi siya Mahirap naman kasi Mart magpasiklab sa ilalim ng ganong klaseng administrasyon. Pero pag ikukumpara mo kay Gibo, talagang wala naman talaga sa radar si Gibo. Di ba? Kumbaga, 0.0, di ba? 0 pa nga, tapos nag 1%. Di ba? So, parang kung tumakbo siya, baka nalampaso lang rin siya. Yes. O may yung galit ng tao, sabihin, tao pala ni Gloria. Hindi lang yun, hindi lang yun. Parang Erwin, yung Hayat 10, di ba? He was being convinced to join Hayat 10 para mapagbagsak si Gloria. Kaya nga, ginawa niya lang. And this is why we still love Kabayan ng tunaw. Kaya nga, dumistansya na lang siya. Kasi did none of these things. Dumistansya na lang siya doon para hindi siya talaga masira doon sa, dahil sa bit-bit siya ni Pangulo. Yan tinaga, special talent. Yeah. Pag-ibig ang kasagutan. Sinib niya ang kanyang Hindi nga! Mamaya sa pool, makakasama natin si Noel Cabangon. Isa sa mga sumulat sa inaugural song na kakantahin sa panumpa ni Noynoy Aquino bukas. Sa talo, panalo, balikan natin ang mga ipinangako noon ni Pangulong Arroyo. May mga natupad naman kaya o lahat na pako? Litrato. Yung mga cute na litrato, di ba? Oh. We used to be cute. Huh? We used to be. Did you? When we were young. 8 minuto po bago sumapit ay ka-6 ng umaga. Talo o panalo muna tayo. Maraming binitiwang pangako po si Pangulong Arroyo sa 9 na taon niya na panunungkulan. Balikan natin ang ilan sa mga ito bago natin kilatisin kung may natupad ba. Narito ang report ni Eliza Zamora Solis. 8 taon na ang nakakalipas mula nang sumulat si Erwin Dolera kay Pangulong Arroyo sa bangkang papel. Hiling ni Erwin, mabigay sa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay sa Payatas at maipasara ang dam site. Ang pangarap nila Jason... Si Erwin at 2 pang bata ang ginawang mukha ni Pangulong Arroyo sa kauna-unahan niyang State of the Nation address. Nabigyan niya po kami ng scholarship para po sa aming pag-aaral. Matatapos na sana siya sa kolehiyo sa 1 taon, ngunit... Kung sakali pong mawala na po siya sa pwesto, kung magiging tuloy-tuloy pa rin po yung scholarship namin. Pati ang titulo sa lupa ng kanilang tahanan na una niyang hiniling, di pa rin pala nabibigay. Pero hindi lang si Erwin ang puno ng pag-asa nang umubo si Pangulong Arroyo noong 2001 nang mapatalsik sa pamamagitan ng People Power si ERAP. Our challenge is clear. Sugpuin ang kahirapan. Nabigo daw si Pangulong Arroyo na tugunan ang mga pangakong binitawan sa kanyang SONA noong 2001 hanggang ngayon. Masaya yung mga tao, 'di ba? Dahil bagong pag-asa at saka sabi nila kasi marunong siya, tapos very hands-on manager at malawak ang eksperyensya niya sa pamamahala. Subalit parang hindi nagtagal yung kasayahan na yun eh. 6 na buwan lang yun, di ba? Nagkaroon na ng napakaraming rallies. Sabi pa ni Dr. Guevara, mas tumaas ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino sa nakaraang 9 na taon. Yung pinakamasamang nagawa niya sa bayang Pilipino, yung ginawa niyang parang transactional ang lahat ng desisyon at lahat ng pamamaraan. Ang poverty, the first thing we have to understand is that ni hindi pa pinapanganak ang presidente natin, may pobre na sa bayan natin. Kakabit daw ng kahirapan ng kawalan ng trabaho na siyang pinakamataas sa termino ni Pangulong Arroyo. Pero katwiran ng mga tagapagtanggol ng ating Pangulo, tignan na lang ang Business Process Outsourcing o BPO industry. Nakapagbigay ito ng 86,000 na trabaho noong 2009 at umabot sa $1.1 billion ang kinita ng industriya. Unang-una, ang pagpapalakas ng ekonomiya. Pangalawa, yung mga programa sa infrastruktura. Tapos, yung mga tulong sa mahihirap.